Mula sa pagtitinda ng talong sa palengke, naging isang star macho dancer si Evo. Sa entablado, kahit sa Facebook, maraming followers si Evo. Pero hindi lang yan ang kanyang kwento. Siya ay proud sa kanyang matagal na relasyon sa isang Becky. Love wins talaga! Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu! WTFU! Sa ngayon kasi, Mr. Poo, may jowa ako. Ayun. May ano ka? Sorry? May jowa. Meron ka? Jowa! May jowa ka? Yes. O, bakit napuputol pag tungkol sa jowa? Okay. May jowa kang bading. Yes, tama? Yes. Nagjo-joke lang ako actually, pero totoo pala, bading. Totoo. Ah, talaga? Yes. Si Becky ay, gano'ng katagal na kayo mag-jowa ni Becky? 2 years and 4 months. 2 years and 4 months? Yes. First Becky mo to? O yes, mga first. Pang-sampuna? First. First, okay. First Becky mo, 2 years and 4 months. 4 months, tama? Yes. Okay. Saan kayo nagkakilala ni Becky? Sa work ko. Then, sa trabaho ko, sa Kulgay. Ay, sa PX. Prince Sanadu. Ano siya doon? Guest. Isa sa mga audience, ganyan. Yes. Guest talaga siya sa bar, Mr. Poo. Guest siya sa bar? Tinable ako. Okay. So, tinable ka, tapos niligawan ka. Ayun. Nahulog na. Nahulog na sa patibong. Charot! Ano kasi edad mo ba itong Becky? Mas may edad? 52? 52 years old? Yes. So ito ba ay may asawa? Ay, wala. May, wala. Pamilya? Kaya sineryoso ko, wala. Kaya sineryoso ka o sineryoso mo? Parehas namin sineryoso isa't isa. Wow! In fairness naman! Diba? True love ito! Ganun talaga. Magkasama kayo sa bahay? Hindi lang kami naglilibid, pero okay yung setup namin, dalawa. So, ayoko din kasi, Mr. Poo, ayoko magsawa. Ayoko siya magsawa sa akin, ayoko magsawa ako sa kanya. Ano lang, kung ano buhay ko sa labas at buhay niya, ganun. Pag magkasama, enjoy. So, nakakapagkita naman kayo kahit may quarantine? Yes. First lockdown, nasa kanya ako, Mr. Poo. Ah, talaga? Yes. So, ibig sabihin, masasabi mo na itong karelasyon mo ay mahal mo. Hindi lang basta. Oo, mahal ko. Mahal ko. Ah, talaga? Mahal ko talaga. In fact, buti bukas ang iyong puso na magmahal ng Becky. Wala namang problema yan, Mr. Poo. Lalaki tayo, oo. Pero hindi natin pwedeng turuan ng puso eh. Pag tumibok yan, oo. Pag tumibok yan, yan. At yung sino magpapakita sa'yo ng respeto, alam mo yun, respeto, pagmamahal, lahat. Babae man o bakla, okay lang. Wala namang problema sa akin. In fairness naman. Yes. Try mo rin si Direk. Respeto din niya. Maraming jowa si Direk. Ha? Ano yun? Maraming jowa si Direk. Hindi, wala. Wala. Single si... Ano, galing kumbento si Direk. Kaya, ano yan. Wala pa siyang alam sa mga relasyon. Baka ikaw na pala. Kasi kumawa na mo si Isa. Iiwanan mo. Pero nagka-girlfriend ka naman. Yes, Mr. Poo. At meron akong anak sa pagkabinata. Okay. Ano yung anak ka na sa pagkabinata? Ilan? Isa lang, Direk. Mr. Poo. So, isa kang anak, tapos ikaw ay may karelasyon ngayon, Becky. Yes. Kasi yung nakikita anak ko na yun, hindi ko pa nakikita. Nakikita? Hindi pa. Nakikita mo ba yung sarili mo na kasama mo ng habang panahon o habang buhay si Becky? Yes. Talaga naman. Kasi, Mr. Poo, hindi lang siya basta Becky eh. So, yung respetong hinahanap ko sa isang babae, mas hinigitan niya pa. Hindi porkit bakla siya, ganito, ganyan. Totoo yung Mr. Poo. So, ano man ang maipapayo mo sa mga lalaking tulad mo na lapitin ng Becky, nililigawan ng Becky, na yung iba... parang hindi nila nakikita yung sarili nila na mamahalin nila yung Becky. Or parang tingin lang nila, sponsor, tagabigay na ganito, tagabigay na ganito. Kasi, Mr. maraming lalaki na gustong magmahal ng bakla. Takot lang silang mahusgahan na kung ano, ganito, ganyan. Pero ako kasi, sa mundong mapanghusgahan na to, wala na akong pakialam eh. Kung alam, kilala ko sarili ko kung sino ko. So, sabihan man ako ng kung ano-ano, wala akong pakialam dun. Masaya ako. At alam mo yun, nakukuha ko yung mga pangarap ko na marami yung pangarap eh. So,
Kung siya makakasama ko dun sa pag-abot nun, wala naman problema. Masaya naman kaming dalawa. So, correct. Ang importante, wala kayong sinasagasa ang ibang tao. Tama. Wala siyang pamilya. In fairness naman. Oh, bigyan niyo sa pin sa pin. Bigyan sa pin. Pamilyendahin niya ito. Charot. Bago tumindi ang ating chikahan, hello po muna kay Champ, ang pinakabago nating platinum subscriber dito sa WTFU. Tandaan, all access ka sa aming mga reality shows na talaga namang para lamang sa inyo. Hindi lang lima, kundi anim. Anim na nag-aapoy na reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Mr. Quarantine, ang aming original lockdown reality show. Top Sexy Model. At the sponsor, ang kontrobersyal na docu-reality show ng WTFU. Para all access ka sa aming mga exclusive videos, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede rin sa aming Patreon account. I-click nyo lang ang Become a Patron. Walang credit card, walang problema. Dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At kasama natin ngayon si Ivo Vivora. Charo. Vivora. Charo. Kilala mo si Vivora? Hindi Mr. Fu. Ay, hindi po. Ano yun? Ano, stand-up comedian? Okay. Anyway, wala na akong maisip ng mga pangalan. Kasama natin si Ivo Martin. Hello naman sa'yo. Hello din po. Kamusta ka naman, Ivo Martin? Ayun, ayos lang. Kompleto talaga? Yes, ayos lang. Ano-ano mo si Coco Martin? Wala, Mr. Po. Si Carmi Martin? Wala din. Wala. Kilala mo ba si Carmi Martin? Hindi, Mr. Po. Ay, grabe. Ilan taong ka na ba? 25 years old. Yes. Itong si Ivo Martin ay talagang dancer. Kasi para narinig ko, nag-ledge dancer ka, tapos nag-bikini model ka din. Tama? Yes. Oh. Tapos, ngayon, isang taong ka nang macho dancer. Correct. Yes. So, paano ka naman na pasok sa pagiging macho dancer? Ayun. Meron akong ka-gym mate. Nagkwento-kwento-kwento. Tapos sabi niya, gusto mo pumasok sa macho dancer? Sabi ko, sige, sabi ko, go. Kasi Mr. Po, noon pa naman, gusto ko na yan. So, nagkaroon lang ng way para lang talaga mapunta ako doon. Yun si Kuya Nolan yun. Inaya niya ako. Tapos, talagang sumama ako, walang patumpik-tumpik pa para gusto ko to go. Oh, okay. Gusto mo. O yun ang, kumbaga, dahil alam mong kaya mong gawin. Yes. Okay, so, ano yung unang-unang experience mo? Ano yung sinuot mo nung nag-macho dancing ka? Ano, solo ka kagad? Ganyan? Yes, Mr. Po. Solo agad. Tapos, anong suot mo? Bikini. Wala kang suot! Bikini. Bikini. Yes. Nakabikini ka. Ah, okay. Tapos, paano yung mga dance moves? Saan mo nakuha? Sino nag-ano sa'yo? Dahil may mga tropa yung kapatid ko na macho dancer. Napapanood ko na. Kaya talagang, kahit paano talaga marunong na ako nung umpisa, Mr. Po. Meron kang kapatid na? Na tropa niya ay macho dancer. So parang Then pag nagkakainuman, sumasayaw, napapanood ko. 8 years old ako noon. Kaya talagang nakahiligan ko na, aba, gusto ko to. Parang kaya ko to. Ganun ang pumasok ako. Correct. Paano ba yung basic? Example. Oo. Madali lang yan. Ha? Ano sasayaw ba ako dito, direct? Oo, pwede. Pwede direct, sige. Diba? Now, mamaya na. Pwede naman ngayon. Oo, ganyan na daw. Sige, go.
Sample lang, paano wala pa tayong tugtog. Nag-request mo. Kakanta ako. Tan-tan-tan. Ano ba dapat? Tan-tan-tan. Hindi, pwede na. Pwede naman ano kasi, eye to eye lang tayo. Ay, sige, eye to eye tayo. Sige, go. Oh, naiba na. Nakakaramdam ka na. Deja wala. Okay. So, 1 year na. Eh, paano ngayon? Walang, ano, walang mga performance. Ayun na, ayun na. Ako naman, nung pagmamadyo dancer ko, kahit paano, nakaipon-ipon. Kahit, okay. Kaya nakaka-survive sa buhay. Ayun. Okay. Pero, syempre, may karelasyon ka ngayon. Anong setup nyo? Eh, ano ka, sumasayaw ka pa rin, syempre, yes, di ba? Yes. Yung gano'n ang trabaho mo. Buti hindi kanya pinigilan. Kasi Mr. Poo, bago ko siya seryosohin at nakita ko sa kanya, inayos ko muna, ayoko maging ganitong buhay ko. Makulong sa isa. Alam kong sa'yo na ako, pero ayokong ikukulong mo ako. Gusto ko kung ano ginagawa ko noon, ganun pa rin. Support lang siya. Yun ang maganda doon, support siya sa lahat. At alam ko na limitasyon ko eh. Kaya talaga namang iniingatan ko din. Eh, paano yung ano? Siyempre, I'm sure, may mga lumalandi pa rin sa yung mga Becky. Ini-entertain mo pa rin ba marami sila? Alam niya yan. Marami. So, ini-entertain mo pa din? Oo. Ako naman, ini-entertain ko lang. Pero, alam ko limat na siya. Tulad sa FB, pag may nag-chat, de-entertain lang, ganun lang. Pero sa sukdulan na hindi ako nakikipagano eh. Kasi okay naman ako. Lagi ko sinasabi, committed ako. At teka, ano yung... So ikaw, hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo na ikaw ay magpa-perform at mag-entertain ng mga tao, ng mga Becky, ng mga babae on stage? Sa ngayon kasi, Mr. Po, pag bumalik ka ng ano at makaipon ng medyo malaki, at syempre, hindi naman habang buhay, ito trabaho ko. Siguro mga age of 28, okay na ako doon, na stable na yung negosyo ko at yung mga kung ano man na ipundar ko, okay na ako doon. Sa pagbamacho dancing mo, na-try mo na yung walang suot? Takip lang ng kamay. Kahit walang takip? Charot. Hindi, ikaw. Ano, walang bikini at all? Hindi pa. Hindi pa? So may bikini naman? Yes. In fairness. Dahil dyan, eto na may mga questions ako dito na dapat ikaw ang bubunot. Ako na lang ang bubunot para sa'yo. Okay, sige. Sagutin mo na lamang. Matrona o bading? Bading. In fairness! Pero na-try mo na mag-matrona? Pwede naman, pero ngayon kasi masaya ako sa bakla eh. Oo. Oh. Pero meron ka nang nakarelasyon na matrona? Wala pa, madalas ako sa bakla. Ah, wala. Huwag na lang. Bilang di mo naman na-try, huwag na lang. Tama. Kailan ka unang na chorva? Anong chorva? At chumorva. Ano po yun? Ay, nako! Na chorva, kailan yung first experience mo? Yan, may ganun pa. Kailan yung first experience mo? Sa babae. Teka lang. Bago mo sagutin yan, puputulin muna natin ang kanyang interview dahil mapapanood na ang continuation ng ating interview with Evo Martin sa ating Patreon account at syempre para sa ating mga YouTube channel members. Kaya abangan nyo yan, si Evo Martin Maganon! Sa ating exclusive episode, ipapakita ni Evo ang kanyang itinatagong ibon. Panoorin ang mas intense na revelations ni Evo. Mag-subscribe bilang YouTube channel member o di kaya Patreon Premium Subscriber.